masyadong maulan at makulimlim na Thursday morning dito po sa Metro Manila. Kamustahin natin ang lagay ng ating mga commuters, bandang Commonwealth, Quezon City. At narod po ang ating kasamang si Liza Aquino. Liza, magandang morning ulit sa iyo. Kamusta ang ating mga kapamilya? Magandang morning, Chiang. Aming ngayon, pasado alas 7 ng umaga ay bahagyanaw o medyo tumila ng ulan dito sa area ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero kani-kanina lang po ay nakaranas tayo ng katamtaman hanggang sa malakas sa pagbuhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng lungsod. Sinilip namin ang sitwasyon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa lahat ng mga nanonood ngayon kung kayo ay dadaan sa may eastbound lane. Magandang balita, maluwag ang daloy ng trapiko dito sa area na ito. Pero siyang aming marami na tayo nakikita ang mga commuters na nagkukumpulan na sa gilid ng kalsada, naghahanap na masisilungan kanina yung ilan sa mga walang dalang payong. Medyo okay sitwasyon sa eastbound lane, yun yung direksyon mula dito sa elliptical circle papunta dito sa Fairview area. Magkakaproblema ka kung kayo ay magko-commute na manggagaling ka sa area ng Fairview at papunta ka naman sa direksyon ng EDSA. Ito po yung mga choke points na nakita namin sa aming pag-iikot. Medyo mabagal ang usad ang mga sasakyan kapag kayo ay babaybay sa bahagi ng Don Antonio ngayon dahil rin sa mga commuters natin na nag-aabang na masasakyan dito sa gilid ng kalsada. Marami na rin sa mga sasakyan ang usad pagong dito sa bahagi ng Luzon Avenue at maging dito sa may Commonwealth Market at maging dito sa may Tandang Sora. Nagkakaroon na tayo ng build-up doon. Magtatagal na mga 5 minutes din ang usad o yung waiting time mo kung kayo ay babaybay dito sa area na yon. Pagkatapos ng Tandang Sora area, ay dire-diretso naman ang usad ng mga sasakyan papunta na dito sa area ng Quezon Memorial Circle. Ngayon siyang aming dito sa aking likuran, makikita nyo ang pila na ng ating mga kababayan na nag-aabang ng masasakyan papunta dito sa may area ng EDSA. Sa ngayon, dahil hindi maulan, marami na yung umalis sa silungan sa ilalim ng footbridge at pumipila na ulit dito. Pero paalala lang natin sa ating mga kapamilya, ngayon pa lang po magko-commute, huwag kalimutang magbitbit ng payong para tayo hindi maulanan at hindi magkasakit. Iyan ang pinakuling sitwasyon dito sa may Commonwealth Avenue. Balik sa'yo, Chiang Ami. Liza, may katanungan lamang dito. Oh. Ano ba ang pagkakaiba ng usad pagong sa usad cool? Sinong mas mabilis? Sige nga. Sige nga. Sino nagtanong dyan, Chiang Ami? Alam mo na. Sino ba nakakaisip ng ganon? So, sagutin mo, anong mas mabagal? Yung usad pagong? Yung usad pagong. O yung usad, ano yung sabi ko? Kuhol. Magtatagal ng ano. Yung usad pagong magtatagal ng 2 hours din. Ah, 2 hours. Parang yung litsong manok, ano? Taga. At least makararating yun. Basta tuloy-tuloy yung usad. Tuloy-tuloy lang. Basta ang importante, wag susuko. Yan. Gudan mo kayo mga Pilipino. Laban lang. Wag susuko. Kaya wag kang susuko. Balikan mo yung lechong manok. Maraming salamat. Liza. Doon napunta. Sa hinahaba-haba ng kwento, lechong manok din ang tunoy. Iba talaga yung bata ko na yan na si Liza Aquino. Anong kuhol-kuhol? Lechong manok. Nako, speaking of lechong manok, Chiang, nag-text si Ma'am Carissa Manuel Pancho. Ay, no po. Wala naman. May ano ba ito? Galante to. Pero yun na. Sasabi ko lang galante siya. Maraming salamat, Liza Aquino.